gamit na built kay Biggie, ano ba, mage ba to or support? Mostly sa mga tournaments ngayon na support talaga. Support. Para mabilis yung respond niya if ever siya mamatay. Saka meron po siyang focusing mark. Yung maganda sa kanya. Ano yung focusing mark? Yung pag-help mo yan, kunyari, meron kang carry. Yun yung meron yung pinaka-mimit kasi yung nata-target mo. So maganda yan pang, ano, pandagdag kapag meron kang core na lagi yung pinaka-mimit. Your team is picking. Maganda rin yun, pero dito sa side naman, ng WRS, third ba nila ay si Harith? Kasi napansin nila wala pa masyadong mage strength. At alam nila na ang Harith ay malakas for a signal dahil kay Ranbei. Magaling si Ranbei mag-Harith. Malalim kasi ang hero pool ni Ranbei. Papansin. And buti na lang ay records nga pala kay Ranbei. Recover. Oo. Ito. Johead support. Your team is picking dito. Kailangan ng fighter dito for the side of White Cross Skulls. And dito naman, mage pa ang kailangan ng signal or support. Support. So, ilalakayan nila si Rafaela. Shoutout nga pala kay Boss Oshita Hiroyaki. Yan, manager siya ng White Rascals. Yan. Boss Oshita. I love you, Isa ni Casa, sabi ni Oshita Hiroyaki. Ang ano, si Sicilian X-Down na White Rascals. Bet ko yung lineup nila sa damage talaga, damage. At yun na nga, nilabas naman ni Ranbei ang kanyang Esmeralda. Pang okay din to ah. Pero kami healing spell ba dito? Ayan, pinalitan ni Ranbei ang kanyang spell dito na to purify. To purify for both Rhea and Ranbei. Ayaw nilang mahuli dito niya eh. Piggy na reverse times. Pero dito, no? Maganda rin ang hero composition eh. Parehan sa team. Balansi ang line-up rin ng Signal Ultra. Pero I think for the mas, halimbawa, sa rank game, parang malakas yung lineup ng WRS. Yes. Compared sa, pero may Esmeralda kasi. Pag nag-snowball ng Esmeralda, ang hirap pigilan yan. Yes. Tank pero burst. Kung mapipigilan naman to or hindi naman mapipitas basta-basta ang Granger nila, kung maalagaan, ito yung mag-snowball din dito ang WRS. Welcome. So let's head on the land zone. Hero rundown lang muna tayo for the side of White Rascals. So, Ultimagabo for the Kotra, Ming for the Granger, Nads for the Biggie, All Might for the Sicilian, and Kanye for X-Lord. Para naman sa Signal Ultra, Gia for Hylos, Rhea Only My Love for Cho, 2G para sa Kari, Imba DJ para kay Rafaela, Grand Bay for Esmeralda. Ayun na nga, nilabas na Esmeralda, pero dito sa middle lane, it's a 3-man setup for Signal Ultra. Pero dito, alagang-alaga si Kari. Isang support, isang tank. Grabe yan, yan ang sinasabi nga na ginagawa ng next play kanina, no? Ang pag-alaga kay Kari. So, they're aiming na mag-snowball si Kari at lumakas pa towards the middle and late game. And pag nagagawa nila ng tama yon properly, eh, talagang magiging sakit sa ulo itong Kari na to for the White Rascals. And both teams, ha, nag-deny sa isa't isa ng buff. So, para sila nag-invade ng kanya-kanyang jungle. So, parehong lamang. Yes. Parehong lamang. So, pero dito ah, si Rhea, focusing naman dito sa lane niya muna, pero dito sa may top lane, papunta, nararamdaman na yata dito ni Granger. Sabi ang bilis! Ayan o ah, first time ginamit kay Gia na naspatan siya agad na dinat. So, great na rin yung pagtanim na dito. Malaking bagay talaga yung second skill na yun ni Biggie, no? Maganda nakakasira ng diskarte at ito na nga. Malapit ang mabasag. Nabasag na ba? Yes. Nabasag mo sa baba. No? Uy! Pero first blood, nakuha ka dito ni All Might, which is the Sicilian for White Rascals Ultima. Pero lamang sa isang objective dito ang Signal Ultra. Kaya pantay pa rin sa gold. Pantay pa rin. Pareho lamang pa rin. 4-6 sa kanilang, 4-7 both ang kanilang gold. So, kung nila si Chujin dito, kailangan ko nga makakuha yung aim. Makuha yung aim nila na makapag, ano, palakas, makapagpataba. So, yun. To the rescue agad si Rafaela. Makikipagpupakal ko sila. Oh, yun naman. Nag-all
nga dito sa ating Curry Pero Simple Bakaway. Kasi Oy! Si Leon, ayan na nga, naghahanap na tugot, nakakuha pa nga ng isa. Oh, Simple Bakaway lang dito si Chujin. Alanganin, kailangan niya na responding Gia, pero nandun pala taking time bomb. So nalaman din dito nila Gabo, ay hindi rin naman nila kinumit ang kanyang Tyrant's Rage. Medyo inaalat ngayon dito, Rafaela. So, nadadalawahan na siya. Naku, mahirapan sila dito kung patuloy na hindi mag-iingat yung Rafaela or patuloy siya mapipitas dito ng White Rascals. Uy! Ano na maaga ang pagpapasiklab ni X-Borg. Buti na lang, at hindi nga natuluyan dito si Cho. At na-rescue dito si Ranbei. Nakikiupak ba? Oh, ayun na nga. Tinanaw na ang kanyang playchat. Uy! Inagot pa! Nanaka pa nga. Nako, level 4. Hindi na sinira dito. Hindi na lang yakap. Sa turnaround. Napasama pa nga ang ligtas dito ni Ranbei. Ayun na nga. Oh, ang kanyang carpet nilatag na agad dito. Pero simply backing away. This is the first turn na lagtagis. Mukhang naramdaman na rin naman ang Signal Ultra na sinisimula na ito ni All Might tsaka ni Ming. Pero magkakaroon kaya ng contest dito kasi maganda na ang pwesto ni Kupra. Parang malayo kasi yung Kupra dito bumabox out na malabo na maagaw. Pero iniisip na lang kasi dito ng Signal Ultra, kung hindi naman nila makakontest, isecure na lang natin yung mga buff natin yung mga kapag ma-counter jump. Oo, baka samain pa nga kung nga itatry nila yung contest yung mapahamak pa sila, madagdagan pang kalamangan ng White Castle. Medyo masakit. Pag ganyan na bitaw nila last insanity, wala ka nang magagawa dyan kundi ang sumunod ay matsugi. Yes. Si X-Bird, pansin ko lang na buwis buhay siya eh. Pag ginamit mo na kasi ultra, wala na. Pero ito na nakakap si Ranbei. Oh my gosh, Way of the Dragon kay Gabo. Pero nandito si All Might. Mahahaboy pa ba nila si Rayo All in My Love? Oy, dumating yung mga tagapagligtas. It's a 4-man setup. Oy, ganda. Oh, deeper ang labanan dito. Pero mukhang lugi sila dito. Merong Torres. Rafael, at yun na naman. Si All Might, lagi nadadali ni Rafaela. Ay, sinasama na siya. Palala ng palala ang sitwasyon for Rafaela kasi dapat pag Rafaela medyo nasa likod ka lang pero nasa saktuhan ng aim dito ni Cecilio na si Rafaela at nagsasaksin siya sa kanyang objective. Pero pansin ko lang kahit lamang sa kills dito ang White Rascals, lamang naman sa objective sa Signal Ultra. Oo, so hindi pa sila natitiyos na nangyayari sa Hindi pa. Palat-palat pa yan. Tsaka kasi ang K-10, si Ranbei, yan, may attitude yan sila na talagang chill lang. Hindi sila madali matilt. Yes. Palag na palag pa rin yan. Hindi sila basta-basta matitinag. Yan. Ganyan talaga sa pro scene. Pero dito na reverse time. Pero dito ang kanilang tangke. Walang tangke. Makunat sa apat. Yun na pa. Diba? Nadali pa siya ng second skill. Kahit anong gawin mo nga pagtatakbo dyan. Kahit pagpaan mo ko. Nadali ka na nga. Ano tawag doon? Yung second skill ni Diggy? Reverse time. Na-reverse pa nga. Kanyang pagtakbo. Naglatag ng George Patway. Pero wala na. Nakakap pa nga dito si Rhea. O, limalas pero Way of the Dragon. Mamayakap na gagawin ba? Uy! Nakakaramdam ako sa another flash. Ming! Inabangan ni si Rhea. Only my loves. Pero dito, sa may bandang gitna ng bottom lane, Rami, pinagtutulungan. Nako, lima! Isa laban sa lima. Mukhang sinama na nga. At yun, natsugi na dito si Esmeralda. Nasaan na kanyo? Pero dito, sabi na kung mamasamain na nga nila yung Esmeralda natin, kumuha na lang tayo ng isa pang objective dito sa may middle lane. So ito na nga, it's a battle against objective and kill. Sino nga mananaig sa laban ng ito? Pero dito, si Ming focus far on the bottom lane of Signal Ultra. At si Siga, nakaw-nakaw na lang siya dito ng mga jungle farm dito ng White Rascals Ultima, which is a good sign for Signal Ultra. Tumataba na gusto dito yung Karen nila. Pero naka-bounty pala itong emblem na to. Pero wala pa siyang kila. 001 support. Nagkaroon na siya ng isang support. So kailangan din mag-snowball dito ng Karen. Pero quick item check tayo dito direct. Nakikita natin dito si Karen. Nakabili na siya ng Dr. Machete, pero papunta pa lang yata siya sa Endless Battle. Yes. Naka-porosyo naman dito si Esmeralda. At nagkaroon na rin siya ng Calamity Reaper. Maganda, pero dito sa may middle lane, hinahabol nilang pilit si Ranbei. Masyadong malikot. Pero ang makulat si Ranbei para masyado nilang i-hunt.
Kaso yung Rafaela, yun yung lagi nila nadadali dito. Kaya nga, pinipitas nila na pinipitas para walang sustain na mangyari pag nagkaroon na. Kaya siguro na medyo tatagalan talaga, natatagalan ng... Hinahabol dito ng kari natin, pinasama pa nga. Ayun yung sinasabi natin ni Karina. Tumaba ng gusto, parang naka-holy trinity pa nga dito si Chujin kasi lahat ng bugs ang palaban na sa kanya. May third ang bugs pa siya. Pero dito, Rhea, only my loves, love. Grabe na yung panira na yun, yung mga projectiles na nababas ni Jessie yun. Sakit na raket. Ayan. Yung red buff dito ng Signal Ultra, apagas, pero dito pinagtulungan si All Might. Oo, nakabawi din. Run, babe. Mga palagpa. Ito to na. Si Gabo ang gusto, pero simply backing away pa rin. Oo, ang gabi. Ayan. POD for Granger. Hindi natin napapansin si Granger ang anong pinaggagawa. Nakabawi. Ay, maganda pinibigay nila dito sa White Tasmas Ultima, kaya kumakati ng gusto rin. Nasasakto binibigay sa kanya yung kills, pero si Director of the Game, up for grabs na nga, sino makakakuha? Oh! Uy! Nakuha pa nga ng Signal Ultra! Bakbaka na nga dito sa may turtle lane. Pagbabo has fallen down. Mukhang susunod pa yata si Gia. Oo, it's a mega kill for the Granger. Chujin! Oy! Oh, look at the damage! Nakikipag-1-on-1 na rin siya doon sa ating Granger. But it's not enough. So, lifesteal muna siya sa mga minions dito na Signal Ultra. Uy, tumama pa yung flame shot doon. At yun na nga, nagsakripisyo na si Rafael na parang di matugis yung si Kari. Pero it's too late dahil nandun na nakapwesto si Diggy. At doon, nadali pa nga si Kari. Pero ito, gaganti pa nga. Ipagiganti ko kayo sa mga kaibigan ko. Grabe si Rangbe. Ayan, siya ang pumapalag dito. I think it's a good trade. Kasi habang nagka-clash sila doon, etong si Rhea Only My Loves, inuubos lahat ng Taurus sa may top lane. Oh. Tapos etong si Rangbe, inuubos niya naman lahat ng buffs ng White Rascals Ultima. Oh, grabe. Ganda ng exchange of palitan nila dito. Kasi ang ginagawa ng White Rascals, nagpo-focus sila sa paghahan at sa pagkikila. Yes. Signal Ultra naman, ang kanilang objectives na bumasag ng mga ng towers. Ayan ang juicy buff replay natin. Thank you, Derek, para makikita natin dito. Oh, tingnan mo, damage din kasi hindi rin natin mapagkakaila. Pero dumating nga ang tagapagligtasan niya si All Might, tumama kasi yung flame shot. Yung pala yun! Sabay, yun, no? Nakumbay pa ng bomba nyo, you know. Dito naman sa live, balik na natin, nagkakaupa ka na dito si Chu. Pero disengage muna. Wala pa si pala. Si Chu, napakatapon talaga niyo. Apat yung nandyan sa may bottom jungle. Talaga yung scout nila ng Esmeralda. Malakas kasi ang escape potential ng Chu, you know. Kaya di ba sa basong manali? Ay, si Gabo, mukhang mali ang face check mo dyan. Sabi ko na, in-stand na nga siya dito eh. Pero hindi na rin kinumit kasi malayo yung mga damage. Yung mga backup. Ay, tumalo na nga doon si Gabo, pero glorious pathway na nga. Nakakamaksyon dito. Oy! Si Gia, na-stun pa nga doon si Gabo. Counter na rocking pa yata to. Napakakatiniming doon onto the backlanes. Walang pumapansin gaming kasi si Chu busy doon sa pagkuha ng buff eh. Grabe, oo nga. Kasi walang lumilipod. Ganda ng mga positioning dito ni nakaka-preheat kagad talaga siya, si Granger. Oh, hindi natin mapagkakaila, pero si Ranbay, nakikipag-1-on-1 with the grade 1 Gabo. Pero nandun naman pala si Cecilian, apat yan, pero wala siya sake. Falling Star Moon, kinomit. Ranbay, nagwawala, nakagluta na. Oh my gosh, namumuti na yung armor, gluta na siya dito. Natin yan, tuloy-tuloy sila sa pagkuha rin ng buff. Di ba tayo makapatay, diretso tayo dun sa buff. At ito lang, dito naman sa signal yan, Lord at Buff, kinukuha nila sa hindi na rin masama kasi objective. Talagang pinag-igihan nila eh. Distract ko dito kayo Kari at with the so, high lamang sa White Rascals kills, pero sa nakikita natin, sa pressuring, parang lumalamang dito signal. Magaling sa team fight talaga ang White Rascals in this game. Pero hindi kasi nila eh, walang makapag-speed push, kumbaga. Kasi ang inaasahan nila mag-setup dito ng fight, si Gabo. Pero si Gabo kasi, lagi rin siyang kasama nila Kanye. Eh si Kanye, siya yung offlane eh. Hindi siya nakakapag-split push, kumbaga. Nako, yung pastuwa dito, nasa kanauna siya na dito with a falling star mo na nga. Mukhang, oy, si Kanye, sinakripisyo ang sarili para makatapos ang kanyang core hero dito, si Granger eh. Pero dito, gusto na nilang katukin tong middle lane. Grabe, no? Si Chujin, simply backing away kahit malakas yung damage. Oy, walang inabot. Nakuha dito, nahuli ba?
Ganda ng pagkakahil na yun ni Rafael. Ang muntik pa nga madali dun si Carrie. Pero dahil sa hill na yun, yun na nakapagpaligtas sa kanya. Ito na, sasamay pa yata si X4. Buti na lang at buo pa ang tower dito ng White Rascals. Pero ito, sa kabilang banda, tuloy-tuloy ang kanilang pressure. Ang Lord, kasama nila sa top tower at nagwawala na dito sila ang Signal Ultra kahit na lamang si ang White Rascals sa kills. Mismo. Pero dito kasi ha, kailangan nila i-protect dito si Ming. Kasi pag si Ming ang nawala, makukulangan sila ng pang-damage. Pero doon, sakto-sakto yung knock-up ni Gabo. Pero the damage is not enough. Nagtagumpay pa rin doon ang Signal Ultra. Grabe! It's okay, it's free for that Esmeralda. Glorious pathway, nilatag na nga si Kanya. Nag-hugs pa nga ng kanyo. Ay, si Ranbe, pumasok. Nagwawala si Ranbe. Ang kunat niya. Ang ganda ng sustain. At yun na nga, napasok pa ng Signal Ultra. Ang face ng White Rascals. And this is game number one goes to Signal Ultra. Ay, magandang debut to para sa ano, Signal Ultra. Wow!